Kasi may kino-call out yung mga netizen, Loy, na bakit daw suplado to si David Licauco. Oh. Parang bigat na kasalanan niya. Ang dami mo nag-post sa akin dito, nag-comment, no, na kumusta ng Kimpaw. Yes. Bakit hindi niyo nang pinabalita ang Kimpaw? Mm. Mga ganong galit po ba kayo sa... Sweet na ba sila ulit sa set? As far as my source is concerned, ang baloy naman ni Paulo, hindi pa sagutin, napakasimple lang naman ang tanong, na parang nagkaroon naman ng formal breakup itong si Kim Chiu at si Xian Lim. Eto na, nakarating lang naman sa akin ito. Pwede naman nila itong deny. Kung tumawag daw itong si Xian Lim kay Kim Chiu, alam mo sinabi? Ano? Hello mga kapi! Dito po ang inyong mga lingkod! Dito po si Mama Loy! Dito po si Tita Jess! At ito naman po si Papa O at ito si Diaz ang pangapa. Ang lagi inyong iniigilid sa amin! Ay! I-Chika Mo Na Dali! Ay! 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 Mukhang iba-iba yung opinion o stand ng mga tao dito sa Rafi Tulfo. Oh, kasi di ba may nagreklamong bata? Ah. Pinatulfo yung tatay niya. Kasi yung tatay niya, dati 500 a day yung kanyang ano. Paon niya, 200 na lamang daw. Ay, talaga? Pwede ba yung mga ganun ay, pwede na sa tulfo? Ewan ko pa. Siyempre. Medyo interesting yun, hindi ba? Parang may iba ng pamilya kasi itong tatay. Yung tatay naman umiiyak sa tulfo. Kasi nga, siyempre, I'm sure alam niyo yung kwento na yun, ano? Na yung tatay, parang gusto ko lang naman makatapos ang pag-aaral ng mga anak ko. Ganyan-ganyan. Hanggang sa na-realize siguro nung bata na ginagawa naman lahat ng paraan ng tatay. Kaya napayakap siya sa tatay. Alam mo, iba ng kabataan ngayon, ha? Oo nga, Diba? Diyos ko, ang mga kabataan ngayon, kailangan, ang baon nila, ganito, ha? Yung parang wala silang pakialam kung sa kaya kinukuha ng tatay ko yung pinambabaon ko. Ano kaya yung trabaho ng tatay ko? Paano kaya siya nakaka-magic ng pera para maibigay sa akin itong baon na ito? Pero ang nakakalimutan nila ay yung pag-intindi kung nakulang man ang tatay nila. Para bang ano, buong buhay nila, obligation sila dapat ng tatay nila. Hindi pwedeng magkamali yung tatay. Kasi parang feeling nila na violate sila, feeling nila ay hindi sumunod ang tatay. May mga ganang bata na ngayon, ano? Noong araw, pag pinalo lang tayo, hindi naman issue sa atin, ano? Yun nga yung nakakaloka ngayon. May mga ibang nagsasabi na yung generation daw ngayon, parang masyadong privileged. Oo, tsaka entitled. Oo. Diyos ko, dapat hindi ganun ang mga bata ngayon, ano? Siyempre, hindi natin pwede sabihin, mga bata, ganito dapat ang gawin niya. Hindi ba na sila pwedeng diktan? Iba na ang Gen Z ngayon, no? Hindi ko ba sinasabi na hindi nakukuha o nagigets ng Gen Z yung mga Gen X na parents, no? O yung mga millennial parents nila, no? Kaya lang nga, di ba, nakakalungkot na nowadays kung bakit iba na ang mga kabataan ngayon. Kaya ako, Diyos ko, talagang pinaghahandaan ko yung pagtanda namin ni Isis. Para pagdating ng araw, sige na, gawa na namin yung obligasyon namin sa inyo, napag-aaral namin kayo, napagtapos namin kayo. Pag nag-asawa kayo, di ba, hala na kayo sa buhay ninyo, di ba? Hindi kami nga nga na sandali, pinag-aaral kita. Bakit hindi mo ako binabalikan? Iba-iba na ngayon ang mga stand naman ng magulang ngayon. Importante sa magulang, makita kitang maayos. Kahit nasa ibang kamay ka na, kahit nag-asawa ka na, sana lang makita ko maayos ang buhay mo, anak. Ganun lang, di ba? Kaya lang nga, di ba, katulad nito si Jex, wala namang anak yan, pero Diyos ko, kumakapo sa lahat ng GC natin, di ba? Lahat ng problema yan sa mga pamangkin na. Sa kaso niya. Oo, sa isang oras pa lang, atin, nakas 10,000 na. Wala. Walang isang oras. Walang isang oras, di ba? Diba? Tsaka paglingkot eh. Asahan mo na. Wala agad laman ang minsan sa sobrang nag-i-ex, di ba? Nagre-reklamo siya sa sister niya. Bakit ako sumasagot sa mga anak niya? Ba't ako umaako? Ako ba sa inyo? Ay! Sinabi yung projection? Nakakaloka. Di ba? Asan ang mga ama niya? Iba-iba talaga.
ang importante bilang tayo yung bumubuhay sa ating mga anak, yes, mag-ipon din tayo para sa sarili natin. Yes. Para hindi dumating yung araw na tayo nganganga at aasa. Tama. Diba? Pero iba-iba naman ang setup natin, diba? Meron tayong market A and B. Sabi mo na nandun tayo sa market C, market D, market E. Iba-iba naman yan, no? Oo, kung paano natin na kakalkulahin yung ating mga anak kung magiging mabuti ba sila pagdating ng araw. Mm-hmm. O talaga mas malakas ang impluensya ng paligid at ng ibang tao kaysa sa aming mga magulang nila. Pero yeah, siguro pinaka-importanting value na dapat natin ma-instill sa mga bata is yung gratitude, guys. Oo, yung gratitude. Sa lahat ng bagay, hindi lang sa mga magulang, sa pamilya, sa kaibigan, sa katrabaho, di ba? Kailangan meron tayo yung gratitude. We should harness the attitude of gratitude. May pinariringan ka pa? Hindi! Wala na pag-usapan naman siya. Parang may pinariringan ka kahit mista. Ha? Wala! Clue? Sasampalikin dyan, boy. Sige na, makalayo ko na magsasabi. Sabi mo kasi gratitude eh. Oh, next time na tayo. Masabi niyo pa. Madulas. Madulas pa eh. Anyway, ayan ang. Uy, nakakaloka ito. Hindi kasi ako ha, siyempre kahit paano artista na rin kami. No? Kasi may kino-call out yung mga netizen, Loy, na bakit daw suplado to si David Licauco. Parang matamlay daw nung i-entertain ng mga fans, or magpa-picture, nag-thumbs up lang daw, tapos sumakay na ng kotse. Tapos ang nakakatuwa kay David, nag-sorry siya. Na next time talagang i-smile na siya, kailangan i-entertain yung mga fans niya. At parang I take full responsibility, sabi pa niya. Parang bigat na kasalanan niya na naistam niya yung ibang fans or feeling ng fans, hindi sila nasatisfy doon sa ipinakiharap sa kanila ni David. No? Ganun din si Kim Chiu. Diba? Diba yung sa Siargao? O kinukunan siya mula sa malayo. Ay, sa kasal! O yan, tignan mo. Diba? May nag-ano dyan na parang hindi man lang sila pinansin ni Kim Chiu, si Bella Padilla daw, ngumiti pa, ganyan-ganyan. Oo, gusto ko lang ipagtanggol si Kim Chiu. Ika naman sa bumabawi ng te. Gaga, hindi. Ito kasi sinasabi ko, nararanasan din natin. Oo, minsan may ganyan. There are times talaga na mga artista, hindi kayo napapansin. Otherwise, hindi talaga sila titingin sa mata nyo. Doon lang sa direksyon ng kanilang nilalakaran, or may kausap sila, habang lumalakad sila, o nakatuon sila doon sa pinagmimitingan nila. Di ba porque pag, hello, 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 kailangan pansinin ka kaagad. Siyempre, andun yung tao para sa sarili niyang oras, para sa kanyang peace. Di ba? Minsan hindi naiintindihan ng mga netizen yan eh, na sasabihin pa nila, bihira lang naman kayo makita, tapos hindi pa kayong kakaway, hindi pa kayong ngiti, hindi pa kayo makikipag-picture. Diba? May mga tao pong ganyan na yung gusto po nating gawin ng mga artista sa atin, hindi po nangyayari madalas. Oo. Kasi may sarili silang oras din o naghahabol sila. Sana maintindihan natin yung mga ganong senaryo. Kahit kami ni Mama Loy, kahit lalo na ako, di ba? Meron akong kasalubong sa mall. Pak, pagtalikod siya. Ogie! Pak, gaganon ako. Ikaw naman, nakasalubong na kita, hindi mo pa ako tinawag. Hindi mo patuloy ako. Gaganon ako. Kaya minsan, sa salubong ganyan, suplado pala sa personal. Ha? Babalikan ko ngayon. Hindi mo ba nakita, nginiti ang kita? Ikaw ang hindi nakatingin sa akin. Minsan din kasi na yan, no? Pag alamang tinititigan tayo, tapos iniisip pa nalang kung sino tayo. Nakakahiyang, hello po, di ba? Kaya madalas iniintay natin na sila yung una na bumate. Pero yun nga, di ba, lagi po kami nagkakalabitan ni nanay sa mall o kaya kung nasaan man po kami. Kasi minsan hindi namin naririnig, lalo na ako, pag nasa kaliwa ko, hindi ko talaga maririnig na tinatawag ako. Pero pag kinalabit o kaya sinabi, pwede magpa-picture kay Mama Od, saka sa'yo, sabihin ko ako na mismo ang hila kay nanay, nay, picture, di ba? Pasensya na po. Minsan hindi lang po talaga naririnig or napapansin. No, si Kim Chiu yung pinag-uusapan, di ka. Ay, hindi! Hindi, yun ang pasensya. Hindi, on behalf of Kim Chiu. Wow! Ang level mo na si Kim. Ay! Hindi! Ano yung tapos? Kaya po, atensa!
diba? Okay, so going on back, behalf of all the ano, the known people, diba? Hindi lang artista, minsan even mga influencers, mga vloggers, diba? Oo. Tapos minsan, diba, may kausap ka sa phone, diba? Sa labas ka ng restaurant. Cheers. Sabi sa mga, hello, pwede magpa-picture. Hindi, magpa-picture ka naman. Tapos kakausapin ka pa, ikaw-usap po ako. Diba, parang chichikahin ka pa naman. Diba, dapat minsan tayo, no? Dapat makakaramdam din tayo. Diba? Pag wala namang kausap, siguro kakausapin naman din kayo. Diba? So, yung kay Kim Chiu, naiintindihan ko yun. Pero meron isang pangyari na tinawag si Kim Chiu, lumapit naman siya. So, hindi pare-pareho po yung ano. Minsan may mga moods din po yung mga artista. Yan ang dapat nating intindihin. Ano. Minsan nga, pero nga nag-hi-up-hi. Tapos napahiya ako, hindi naman nag-hi-back sa akin. Nag-assume ka lang na kilala ka. Di ba nakakahiya yun sa mga artista, ha? Ay, teka lang, Nay! Speaking of Kim, kamusta na po ba yung puso niya ngayon? Ang daming nagtatanong sa comment section. Ayun, tumitibok pa rin. Amazing! Kasi panigin yung tumitibok na yun. Alam sa totoo lang, ang dami mo nagpo-post sa amin dito ng comment, no, na kumusta ang Kim Pao, bakit hindi nyo nang pinabalita ang Kim Pao, mga ganong galit po ba kayo sa no? Wala lang po talaga kami balita. Kasi kung meron lang, eh, syempre, kayo pa ba ang pagdadamutan namin? Pero kung gusto nyo talaga ng Kim Pao News, eto na nga, na viral ang photo ni Paolo na nakasakay sa motor together with Kim. Pero hindi Chiu, kundi Atienza, Kim Atienza. Umani nga ito ng laughing emojis mula sa mga netizens. Pero, seriously, ano nga ba ang balita sa kanila ni Kim Chiu? Sa ngayon, eh okay naman doon si Kim at si Paolo. Sweet na ba sila ulit sa set? As far as my source is concerned, okay naman daw si Paolo at si Kim Chiu. Pero hindi naman okay yung tanong ko na yan. Tanong ko kung sweet. I'm sure pagkasakabila at pagiging okay nila, baka maging sweet din naman sila. Syempre wala naman ako doon, di ba? Eh nakikirinig-rinig lang naman tayo, nakikibalita lang naman tayo, no? Katulad dito, napanood natin sa kay Luis Manzano, yung Luis License to Paulo Avelino, di ba? Saan na kung ayaw masagutin, didrink ka. Yes. Oo. Yung unang tanong, di ba? Kung single ka ba ngayon? Ay, uminom siya. Tinugaan niya. Plok. Ay, grabe yung ganun. Shot glass na nila. Ang dami ka nila. Plok. Parang sabaw din ng Paris, te, ha? Paris, itutunggain ng ganun. Hindi. Iba yun sa Paris? Paano yung sound effect ng Paris, Nay? Ay? Mati. Diba? Ito na nga. Tapos yung next question, may kaugnayan sa unang question. Yes! May nililigawan ka ba ngayon? Oo. Ayaw din sagutin ni Paolo. Ano ginawa? Tumunga ulit. Klok. Shot glass lang ha, pero ang daming... Diba? Ang daming laman. O yung iba, syempre, ang opinion nila parang ang baduy naman ni Paolo, ba't naman na doon si Paolo Avelino, hindi pa sagutin, napakasimple lang naman ang tanong. Diba? Eh, syempre, si Paolo yun. Eh, kasi di ba yung iba sinasabi, ha? Hindi ganyan ang pagkakakilala ko kay Paolo. Straight ka usap yan. Kung ano yung tanong mo, sasagutin niya. Yes or no daw. Eh, ikaw, te. Anong basa mo dun sa mga sagot ni Paolo? Well, ang nakikita ko lang naman, ano, doon sa, para sa gesture, sa nuance ni Paolo that time na in-interview siya ni Luis, no? Yung sa tanong kung, nililigawan ba siya or single ba siya, no? Yung sa mata ni Paolo, no? Kasi minsan meron siyang mga ano na yung mga ganun na parang sasagutin ko ba to o hindi. May magandang siya, hindi ko ano. Di ba? Oo. Eh, ako feeling ko lang naman to. Kluk. Ay! Minum na din! Hindi sasagutin! Hindi sasagutin! Uy, wala tayo kay Luis! Eh, mahirap na kasi baka mabash ako.
Hindi, ako feeling ko lang naman ano, na dun sa ito, seriously speaking, no? Feeling ko lang naman, kasi syempre, di ba parang dadalawang isip si Paulo kung sasagutin ba ngayon or hindi. May ma-offend ba ako kung sasagutin ko to na yes, may nililigawan ako. Kung sinagot ko yan, kung yes, may nililigawan ako, baka follow-up ni Luis dyan, ay pista pa to o hindi. Manganganak ng manganganak. Manganganak ng manganganak. Tapos ang ending yan, hindi pala si Kim Chiu. Ay! Di ba? Ang ending yan, si Kim Chiu pala. Ay! Oh. Eh kung si Kim Chiu pala, di ba di niya pala sinagot? Pareho naman silang artista. Ako ba si Paulo? O ikaw, te. Palagay mo doon. Ayaw niya lang bang ma-hurt si Kim Chiu, kaya hindi niya yung sinagot? Kluk-kluk. Ay! Hindi na pala! Magpalitita rito at magmamagdito. Hindi ko naman talaga alam kung ano yung totoong damdamin that time ni Paulo. Saka ano yung totoong sagot, no? Ang hirap ng mula. Grabe. No? So, hayaan na natin na ganun. Siguro, medyo ano yung gusto ni Paulo, siguro, intriguing. Gusto ni Paulo yung bahala kayo mag-isip. Ganun. Eh, ito nga, Loy. Oh. Sino bang ex ni Kim? Si ex. Sino nga? Si Yan. Ex. At nasa'y ex din siya. Eto na nga, Loy. Kinumpirma ni Xian Lim sa kanyang interview sa Esquire PH na he is seeing Iris Lee na isang filmmaker and creative partner niya. And they are very happy. Oh, di ba? Pero hindi raw totoo ha na nagkaroon ng overlapping o sila na ni Iris Lee habang sila pa ni Kim Chiu. Wala raw itong katotohanan. Ani Xian, there's no third party. That plain and simple. Oh, maliwanag yan. Napalitan ko lang naman ito. Ay, ano ito? Bakit chismosa? Ano ito? Hindi. Pumwesto eh, di ba? Yung marites eh. Ano ito? Hindi na ito latest. Naloka lang ako sa kwentong ito na pinarating sa akin. Oh. Ng isang kaibigan ni Kim Chiu. Oh, ano daw na? Ayun nga. Oh. Nakarating sa akin. So, hindi na ito yung latest o yung last week lang. Hindi. Ito yung panahon na lumalabas na si Iris Lee sa Sokmen tsaka si Xian Lim. Na parang sa mga pictures pa lang nila together, eh kahit hindi sila umamin, parang talagang sila na. Si Iris Lee na. At si Xian Lim. Ito na nga. Since parang nag-ano naman din, na parang nagkaroon naman ng formal breakup itong si Kim Chiu at si Xian Lim. Ito na. Nakarating lang naman sa akin ito. Pwede naman nila itong deny. Malaya silang i-deny ito kung hindi talaga ito nangyari. Tumawag daw itong si Xian Lim kay Kim Chiu. Oh. Alam mo sinabi? Ano? Hello? Ha? And with that, mga hello pa lang! Nanay naman. Biti na biti naman yung kwento. Hello pa lang eh. Oo. Ano sabi ni Kim? Love? Ha? Naloka si Yan. Bakit love? Tinapos si Yan. Goodbye. Ay! Hello love, goodbye. Hindi ako sila kasi, ano ba? Ito na nga. Sabi ng hello. Nagulat ako tinawag ng love, ha? Break na love. Ito na nga, nakarating lang sa akin to. Sabi, Kim! Pwede mo nang aminin ha, na meron na akong girlfriend. Ha? Ginawa na ang sir si Kim? Naloka si Kim Chiu. Ay, bakit? Ako mag-a-announce na may girlfriend na, yung ex ko. Oh, bakit? Diba? Totoo kaya yun? Kaya nga. Talaga ba? Kaya sari-sari tuloy yung mga ano nila, yung opinion nila tungkol doon sa nangyari. At kung totoo man yun, di ba, ang mga opinion nila, ha? Talaga si Kim Chiu, pinag-a-announce mo na may bago ka ng girlfriend, si Xian Lim. Tapos mayroon pang ano na, okay ka lang? Ba, ini-insulto mo si Kim Chiu? Pero, yan lang namin nakakarating sa atin. Ngayon, itatanong natin kay Xian Lim, maging kay Kim Chiu, totoo bang may nangyaring ganitong scenario? Over the phone?
Gusto mo yung hello? Love? Goodbye? Ay, naku. Pero di ba, kung sakali man na totoo yun, at nangyari talaga yun, parang sana, di ba, si Yan, naisip mo man lang kung ilang pagkain ang tiniis kong hindi kainin para lang may maipadala sa inyo. Ate B? Saan tayo na? Hindi, ano. Sana man lang naisip ni Xian na parang ang awkward nun. Oo naman, dapat naging sensitive parang, siya. Oo, diba? Parang inappropriate na sabihin mo yon at ipasabi mo kay Kim Chiu na pwede mo nang isabihin sa media na meron akong girlfriend. Nakakaloka yun dito. Ay, nako. Hello. Love. Bye. Eh, ikaw ba, Jek, sa pag sa'yo nangyari yun, sasabihin mo ba yan sa ex mo? Hindi, no. Parang bakla yung ganong style. Ha? Gaga. Eh, di gagawin mo nga. Bakla-bakla eh. O, di bakla ka, di gagawin mo. Ano sabi sa inyo? Ha? Rakista lang ako. Ah, kaya pala long hair. And with that, mga kaibigan, ito po ang inyong mga lingkod. Ito po si Mama Loy, mga nanonood sa channel na hindi marami subscribe. Please subscribe now na. Click lang po yung subscribe button na nandiyan sa iba ba. At kung nabilag pang aming episode na meron, comment pa sa lahat namin, Chika. I-comment nyo naman below. I-click ang like button at huwag kalimutan nyo i-click ang notification bell. Dahil pag-click niya kayong unang-unang manonotify na meron kaming latest update. At syempre pa, ang kanya-kanya naming channel. Yes, sana mo na dapat mag-subscribe din pa kayo sa channel ko. That's Mamaloy. M-A-M-A-L-O-I. At nandiyan po nakapost, meron po akong bagong vlog ng ating pong renovation. Ayan na, meron tayong makeover. Isang maliit na restaurant. Yan. Yes. So, paano natin po binigyang kulay at buhay ang kanila pong negosyo. Nandiyan po yung sa vlog ni Mamaloy. At nais ko po magpasalamat kay Dr. JC Solis of Gorgeous Smile Dental Clinic para sa anong gorgeous na mga ngiti. Nandiyan po sila sa I. Rodriguez sa tapat lang po ng Christ the King Church. And of course, Dr. Jessica D for our eyewear. Thank you, Doc! Yes, Ideal Doc. Vision! At sa Tita Jack's channel, may bago po akong vlog dyan. Panoorin niyo po. At te, pasalamatan ko lang ang iconic star, ang Skin Perfect, na parehas na sa Robinson's Magnolia. Mm-hmm. At ang N1vision PH, thank you po! Yeah! Okay, at syempre pa, ang akin pong panayam kay Claudine Barreto, ang kanyang pagkatapat at ang huling pagkakataon niyang sasabihin ang lahat ng tungkol sa namayapang si Rico niya. Asan si Claudine noon? Nung nabalitaan niya na wala na si Rico. Sabi ko, wala nang balikan to. May nalaman ako. And naghiwalay kami. Hindi na ako magiging yung Claudine na gusto mo. Na Claudine na minahal mo. Sigaw ako ng sigaw. Why? Why are you doing this to me? I don't deserve this. Kasi talaga sa totoo lang, noong mga times na kailangan ko mag-grieve, hindi ako nakapag-grieve sa mga nawala sa akin. Starting from Rico, wala na. Hindi na pwede. Ilang beses na ni-revive. Try nyo lang ulit. Sunog na. Hindi na pwede. Wala na. Kumusta na ngayon ang pamilya? Divided pa rin. Divided pa rin. And alam ko na baka pumikit yung mata niya nang hindi kami magiging okay. And that would be the end of our family. Wish ng lahat na sana magkaayos kayo ni Rima. Nakita mo yung ebidensya. And ngayon pa lang, sa'yo ko sasabihin na in a few weeks, magpa-file ulit ako ng VAUSI. Yan po, sa Ogiediaz Inspires, ha? Na nasa I1TFC na rin. At syempre pa, maraming salamat sa Mr. Fryman. Yan, meron po silang promo ngayon, yung 2,000, limang ulam. Gusto mo yun, nandito tayo limang ulam. Yes. Oo, ha? Ayan, marami na mo makakakain dyan sa kanilang promo na may crispy pata, fried chicken, lechon belly, ayan, lumpiang Shanghai. Kari-kari. Ayan, ha? At syempre pa ang NV, Skin, Beauty, and Wellness Center. Dyan po malapit sa ABS-CBN sa Mother Ignacia po. Ayan, para sa inyong skincare. Ayan, ha? At kung meron po kayong mga concern sa inyong skin, sa inyong
kalusugan, ako, ayan po, saktong-sakto ang MV. Ang dami nilang promo na. Yes. Tapos meron sila ngayong giveaway, yung fan, ang bongga. Wow, oh, every limitang panahon. 10,000 pesos worth and above ng services, wow. Malibreng fan. Wow, diba? At syempre pa, galing kami sa Saluisoy, may kawayan. Ayan. Yes. Sa imitasyon ng aking kaibigan at napaka filantropo, napaka-kawang-gawang si Rose Legaspi, ang hermana mayor. Yan. Oh, happy fiesta po! Oo, nag-judge kami dyan sa pageant ng mga kapatid. Yes! Oo. Miss Gay! Ayan po, oh. Oh, diba? At syempre pa, ang YouTube po ng aking mag-iina si Erin Diaz, si Mami Sol, at si Mira TV. Yan, ha. At paki-follow na rin po ang aking Chismis Newscast sa Ogiediaz TV. Ayan, ha? At syempre, ito pa rin po ang inyong lingkod, Papa o si Ogiediaz, na laging nagsasabi at nagpapaalala sa inyo na sa tuwing higising po tayo tuwing umaga, huwag na huwag po tayong makakalimot, ha? Magpasalamat sa Panginoon dahil tayo kanyang ginising. Ibig sabihin, may mission pa rin po tayo sa buhay. Sabay-sabing, every gising is a blessing! Ano pa nga ba ang lagi nyo? Hello? Love? Goodbye. Pero ito itong nahin, laging tanong sa ating mga si Kim siya naman talaga, siya kasi Paulo Avelino. Ayun, totoo? Glug, glug, glug. Ayun, glug, glug, glug. Mahirapan!